to my channel. So for today's video, ayan, sasagutin ko na ngayon yung mga questions nyo from my last video about my rhinoplasty and chin augmentation. So yung mga katanungan nyo, sino bang doktor ko, magkano ba yung ginastos ko and all. So, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nagandahan, sa mga positive comments, sa mga masaya about sa pagpaparetoke ko. Kasi finally, nagawa ko na nga and sobrang saya makabasa ng mga comments na talagang masaya sila para sa akin. And syempre, para sa akin, mahalaga din yun, malaking bagay na sa akin yun na na-appreciate nila yung ginawa ko and hindi nila ako basta ginudge. Sobrang saya ko lang kasi yung mga comment na finally, gawa mo na Miss Bien. So, sobrang ganda Miss Bien. So, malaking bagay na sa akin yun. Kahit alam ko sa sarili ko na hindi pa ito yung pinaka magandang outcome. So, medyo matagal-tagal pa. So, sa mga mega comments, are expected ko na rin kasi may mga iba talaga na sarado pa rin talaga yung isip nila about sa pagpaparetoke. So, hindi ganun ka-open about sa pagretoke ng mukha, about plastic surgery. So, basta sila yun eh. Mababasa ko man yung mga comments nila, mas lamang pa rin kasi yung papuri kaysa sa pang-iinsulto sa'yo. So, kaya sobrang saya ko and mas lamang talaga yung mga positive comments kaysa sa nega comments. Kaya sobrang thank you sa mga nagmamahal sa akin and sa mga naka-appreciate and sa mga nagandahan sa aking ilong, long, long. Ngayon kasi long, long, long pa siya. Para ko si Arlong or para ko si Usop ng One Piece. Kasi tingnan nyo naman sa front, magapa po yan. Magapa. So, pag nag-side view ko, talaga namang pamatay ang side view ko. Diba? Kaya minsan iniiwasan ko mag-side view kasi talagang ang haba pa niya. Talagang magapa talaga siya sa tip. Actually, yung tip ko talaga, sobrang taas pa. So, ang ginagawa ko ngayon, nag-nose taping ako. Kung nakita ko yun sa TikTok, ginagawa yun ng mga nagpa-rhinoplasty. Ayun, yun din ginagawa kong routine every night. So, nag-nose taping ako para mag-subside yung swelling. Okay! So, who's my doctor? So, my doctor po is Doc Henry Claraval of Clara V Medical. Guys, this is not sponsored. So, bakit ko siya sinasabi? Talagang deserve ni Doc ma-promote. So, deserve ni Doc kasi sobrang ganda ng gawa niya. So, kung para sa inyo, hindi kayo nagagandahan, for me, ang ganda talaga kasi hindi lang talaga kayo sanay na nakikita akong matangos. And talagang ngayon, iba talaga. Sa ngayon kasi ay magapa, makikita nyo naman. Ayan. So, ayan, magang-magapa talaga. So, this is not sponsored. Nagbayad po ako dito. Matindihang research po ito. So, talagang nanonood ako ng mga videos ng mga doktor. And tinitignan ko, kung wala man silang video, tinitignan ko yung gawa nila dun sa mga influencers, sa mga artista na nakikita ko. Consider ko din yun kung sino gumawa dun sa mga artista, sino gumawa sa influencer na to. Base kasi sa nakikita ko, parang hindi talaga bagay sa akin yung mga ilong nila. Kumbaga parang, ay parang hindi para sa akin si Doc. Parang, para sa ibang doktor ako. So, ngayon, ito si Doc Henry yung napili ko talaga. So, top on siya for me. Why Doc Henry is because of his signature seamless alar. May mga nagsasabi na, hindi ka ba nagpabawas ng alar? Binawasan po yan. So, nag-defatting sila sa loob ng tip and dito sa loob sa aking alar. Dito po sila nag-defatting sa loob. Hindi po sila dito sa labas. Hindi nila ako binawasan dito. So, nag-defatting lang sila. Gore-Tex rhinoplasty po yung ginamit sa akin. And then, kinuha po yung tip ko dito sa aking ear cartilage. Ayan. So, ibig sabihin, yung seamless alar, wala pong katahi-tahi ako dito. Next question is, di ba nagpatangos ka na noon? Temporary lang ba noon? Temporary lang yun kasi yung ginawa sa akin sa Pretty Looks. Hello, Pretty Looks! Kailan kaya ako babalik sa inyo? Ayan, sa Pretty Looks naman, yung ginawa kasi sa akin is yung Hyco and chin augmentation. Lahat po yun ay threads lang. So, natutunaw din po yun. Katagalan, nawawala din siya. Kaya ako nagpa-chin augmentation kasi yung threads ko dito, nagandahan kasi ako talaga sa gawa ng Pretty Looks sa chin augmentation nila. So, para hindi na ako magpaturok na magpaturok, nagpa-chin augmentation na ako. Mapapansin nyo, medyo tabingi talaga yung bibig ko ngayon. Kasi, hanggang ngayon, medyo may manhid feeling pa din siya. So, medyo may pagkakapal, pero hindi na sobra. As in, may manhid feeling na lang. At saka, hindi ko siya, hindi ako kasmile ng maayos.
Kaya ganyan siya. Yun po yung sa Pretty Look. Non-surgical po sila. Threads lang po yung ginagawa nila sa amin. Napansin ko sa Haiko ko, parang hindi siya sa mga malalapad yung ilong. Okay siya, matuli siya. Pero habang tumatagal siya, parang mas lalong lumalapad yung ilong ko. And overhanging ailer ako, tapos bulbous nose. Ibig sabihin, makikita niyo yung ilong ko before, ganun yung ilong ko. Yung Haiko, parang hindi talaga siya para sa akin. So, trinay ko lang siya, pero nagtagal. Di ko na din talaga siya nagustuhan. Ang ginawa ko, ayun talaga, buo talaga loob ka na, hindi, magpaparhinoplasty na ako. Talagang gusto ko talaga. But the chin augmentation, yun talaga, gusto ko yung chin augmentation. Kaya, pinagawa ko na din. So, bakit ako nagpa-chin augmentation? So, para mag-proportion sa mukha ko. So, para yung side profile ko, hindi naiiwan yung baba ko. Bukod sa matangos yung ilong ko, at least hindi siya naiiwan yung baba ko. So, next question, Vien, nagsuka ka ba dahil sa anesthesia? Oo, nagsuka ako kasi, so after kong maoperahan, minum ko ng tubig, pero hindi ko alam na hindi pala pwede minum ng maraming tubig. Kailangan sip-sip lang. So, ang nangyari, nabigla yung chan ko, nagsuka ako. Kaya sa mga magpaparetoke after ng surgery nyo siguro, sip-sip lang. As in, yung parang unti-unti lang, wag sobrang dami. Kasi talagang nagsuka ako, Jai. And alam nyo ba, nagsuka ako, iniwan ako ni Junie and ni Madam nang nagsusuka ako. Kasi nagpanik sila sa itsura ko. Bukod sa may mga benda ako sa mukha, nakikita pa nila nagsusuka ako and yung suka ko is black. Natakot sila, umalis sila sa harap ko. Talagang natatawa ako kasi bakit ako iniwan ng mga to, nagsusuka na nga ako. Miss Vien, ano pong reaction ng parents nyo? So, meron akong video dito na ipapakita. Hello! Tingnan niya. Uy, kamukha mo si Vienna. Hello. Hello po. Look at me, Mom. Don't call me Vienna. Call me Georgia. Call me Georgia from now on. Akala ko ba lalayas ka? Ba't di ka pa lumayas? Patawag-pat ako kasi nababatak yung ilong ko. Sisihin mo si eh sa kanya ang trauma ko nung bata ako. Lagi niya ako inaasar ng mga pango ako. Alam nyo, sa una lang talaga si Mama, hindi talaga siya okay sa pagbabago ng ilong ko. Lagi niya sinasabi na mahalin mo yung ilong mo, dyan ka sumikat. Ano? Kakilaman ang ilong ko sa pagsikat, Ma. Hindi. Sasabi ko sa kanya, Ma, ito talaga gusto ko. Ganyan-ganyan. Kasi may background story naman yung pagpapaano ko. Background story talaga. So, merong storya kasi kung bakit ako naging ganito. Bakit ako na-insecure sa ilong ko. Dati kasi nung bata ako, basta may naasar sa akin, nakamag-anak ko. Inaasar niya ako. Tapos, hindi pa ako yung parang conscious sa itsura ko. Parang, bakit ang naasar ako ng ilong ko? Ganyan. Para every time na makikita niya ako, parang yun yung pang-asar niya sa akin. Habang lumalaki ako, habang tumatanda ako, habang nagdadalaga ako, parang dun ko na-realize na ang pangit ko ba kasi inaasar niya ako na ang laki ng ilong ko. Pangit ba ako kasi ganito? Kasi sa mga edad ko na katulad nung 10 years old ako, parang hindi pa ako yung kailangan ko magpaganda, kailangan maganda yung ilong ko. Parang hindi ako ganun, hindi pa ako na-insecure, parang ano ba? Pang meron sa ilo ko, parang hindi pa ako ganon. Habang nagdadalaga ako, tas inaasar pa din niya ako, doon ako yung parang na, ano na, pangit pala ng ilong ko, ganyan-ganyan. Hanggang sa, meron ako classmate nung high school, sinasabi niya, alam mo, maganda ka sana, malaki lang talaga yung ilong ko. Tas parang, gano'n ba kalaki yung ilong ko? So, yun yung mga parang tumatak sa isip ko na laki na ilong ko, ang pangit ng ilong mo. Minsan, kapag may kaharap akong tao, kahit nung dalaga na ako, parang nakaiisip ko na yung itsura ko. Well, curious na ako sa pag-aayos, ganyan. Parang feeling ko pag may kausap akong tao, titignan niya yung ilong ko, ganon. Ijinajudge niya na ako. So, yun lang naman yung backstory nung bakit talagang gustong-gusto ko magpa-retoke. Well, hindi ko naman siya kinakaya, pero alam mo yun, para lang mas maano yung confidence ko na maganda ka na, tangos na yung ilong mo, na mag-alala. So, yun lang naman yung backstory nung aking kwento. Kaya sobrang saya ko nung pumayag talaga sa akin si Dad. Kumbaga, supportado naman talaga ako ni Daddy. Pumayag man siya o hindi, gagawin ko talaga to.
yun, ginagawa ko naman talaga to para sa sarili ko and hindi para sa iba. Masaya ako. Kaya may mga nagsasabi na proud sila kasi totoo ako eh. Kasi totoong tao naman talaga ako. Gusto ko lang iparating sa inyo na walang masama sa pagpaparetoke. Pero alam nyo, few years ago, sobrang issue ang plastic surgery. But ngayon, talagang hindi na. Ang dami na talagang tanggap ang pagpaparetoke. Good job kayo dyan. Anong talagang nararamdaman nyo? Anong gusto nyo gawin? Gawin nyo para sa sarili nyo, hindi para sa iba. Yun, yun naman reaction ng parents ko. Sabi nila, ingat ako, iwasan na masanggi ng mga anak ko, ganyan. Happy naman sila. Actually, ang nagpaalam talaga ako sa kanila through GC sa group chat namin na, ay mama, papa, magpaparetoke ako ng ilong ha, ganyan-ganyan. So si papa, talagang supportive talaga si papa. Ang sabi talaga ni papa, kailan at saka saan? Yun agad yung ano niya. So wala siyang yung parang second question na, hindi, parang wala siyang, ay, yan, hindi yung mga ganyan, di porkat may pera ka, walang ganun si na mama, wala ganun si na papa. So talagang si mama, sa first lang talaga siya, tutol, pero si papa talaga, since sa simula na magpaalam ako, wala akong narinig talaga sa kanya. Piniyaga naman niya ako, go siya, supportive siya sa akin. Masaya ako kasi talagang pumayag sila. So, may bas-bas pa rin naman yung pagpaparetoke ko. Sabi niya dito, super ganda, Tivien. Ano pong reaction ni Mavi after matanggal yung cast sa nose niyo po? Sa cast, wala naman siya masyadong reaksyon kasi actually bata pa kasi sila, parang hindi pa sila yung mami, ganito yung nose mo dati, nangyari ngayon, so wala siyang ganun. Alam niya lang, nagpabago ko ng ilong, so hindi ko rin alam kung kikigets niya ba, anong pinabago mo? Parang hindi ko alam kung anong thoughts ng mga bata sa ganyan, pero si Mavi, tinatanong niya lang ako kailan matatanggal yung cast sa ilong ko. Tapos, meron akong video, so ilalagay ko dito. Tinatanong ko siya about kung maganda ba ako. Habang meron akong mga benda sa mukha and magayong mata ko. So panoodin nyo na lang. Gabi, may tatanong ako sa'yo. Maganda ba ako? Maganda ba? Okay. Ilang percent? Huh? Ilang percent? 100! Talaga? Maganda ako? Weh. Ayan, yun yung reaction niya. So, nakakatuwa kasi talagang bata pa lang, talagang bolero na siya. Junie's reaction after matanggal ang tips ay, lagi niya ako tinititigan. Kasi tinititigan niya ako ng matagal. Talagang yung titig sa akin ni dad as in parang matutunaw na ako. Ganda-ganda yung asawa ko sa akin. Sa totoo lang, L na L siya. So, L na L ang asawa ko. So, talagang, ako pa rin naman kasi talaga to. Alam naman niya na ako pa rin. No, meron pa rin side na Vien. Tumangos lang talaga yung ilong ko. Wala naman masyadong nagbago. Hindi naman ako yung parang naging Liza Soberano yung itsura. Hindi, walang ganon. Ganito pa rin, nagbago lang talaga yung ilong ko. Siguro dahil sa baba din. Kaya, sa tingin nyo, parang hindi na si Vien. Guys, si Vien pa rin to. Ilong lang yung nabago. Tapos yun, yung reaction niya, sobrang ano siya, masaya talaga yung asawa ko. As in, si Junie, pag ganyan-ganyan lang yan, nung una tutol yan, pero talagang masaya siya ngayon. Lagi natin ititigal. Lagi ako sinasabihin, oh, ganda-ganda ko, ganyan. Though before naman, sinasabihin naman niya ako na maganda. Pero ngayon kasi, para siya ng babae. Basta pag nakahiga kami, tititigan ko siya. Hindi ko rin alam ko ano iniisip niya. Pero basta, masaya asawa ko. Tungtua asawa ko. Nagandahan naman siya. So, next question. Anong adjustment mo sa pag-aalaga kay Baby Viela since medyo malikot pa siya and baka mabangga ka? Ang ginawa kasi sa akin after yung surgery, day one is hindi ko naalagaan si Viela. Parang nung gabi after ng surgery ko, hindi ko siya naalagaan kasi nga syempre nag-nosebleed pa ako, may tumutulo pang dugo sa ilong ko. And eto ha, grabe, sobrang hirap. After ng surgery, may ilalagay sa yung nose pack, parang siyang sponge. Yung sponge na yun, ilalagay yun sa ilong mo, sa parehas na butas. Kaya may nose pack para yung tulo ng dugo, doon na pupunta, baga na-absorb ng nose pack na yun. Pag wala ka namang nose pack, ang mahirap nun is baka manigas yung dugo and mahirap linisin. Isa nose pack na yun, ang nahirapan ako doon kasi 3 days po akong hindi nakakahinga sa ilong. Humihinga ako gamit yung bibig ko. As in, nakanganga ako, natutulog. And ang hirap kasi natutuyo yung lalamunan ko. Magigising na lang ako, sobrang tuyo ng lalamunan ko. As in, kailangan ko uminom ng tubig to the way na kakatulog mo lang siguro after 2 hours
magigising ako para uminom ng tubig. 3 days akong nagtiis, huminga sa bibig. Ganon kahirap. Sa mga magpaparhinoplasty, ayun yung mga i-consider nyo. Yung ang hirap ng day one lang naman. Para sa akin ha, day one lang mahirap sa rhinoplasty. But sa chin augmentation, grabe, ang lala. Mas masakit pa po ang chin augmentation kesa sa rhinoplasty. For me, nawala yung sakit ng ulo ko, day 3, nung natanggal na yung nose pack. Then after that, wala. Hindi ko na naramdaman yung about sa ilong ko. Minsan nga nakalimutan ko, gawa pala yung ilong ko eh. Kasi minsan nadadali ko. Hindi naman sobrang daling-dali. Minsan maano ko lang siya, ay shit, bagong retocol pala ako. Doon nakakalimutan ko siya. Tapos sa chin augmentation, ang lala kasi 1 week masakit. Talaga, 1 week masakit yung panga ko. Parang nadadama yung buong ngipin ko, buong bibig ko nadadamay dahil dito sa chin augmentation. Kaya for me, mas masakit po ang chin augmentation kasi sa rhinoplasty. Sa rhinoplasty, isang araw lang siya. Tapos, na next day, day 2, ayun na, naalagaan ko na si Biela. And paano ko inaalagaan si Biela? Dahil si Biela po ay nakakapaglakad na. Gigising kami sa umaga, maghiwalay kasi kami ng tulugan, pero pagising na siya at si nanay, hindi pa siya ready, kumbaga, inaasikaso pa niya sarili niya. Ako kasi, ginagawa ko noon, babangon kami ni Biela, hindi ko siya binubuhat kasi sabi nila bawal magbuhat. Pero syempre, yung mga buhat na katulad nung sa galit-galit ni Biela, hindi naman siya sobra para mabinat ako or para may mangyari sa mukha ko. Ginawa ko pa rin, hindi ko na lang siya binuhat, pero naglalakad na lang kami pababa ng hagdan. Yun yung maganda sa kanya, nakakapaglakad na siya. Pero ang mahirap lang nun kapag yuyuko ako, parang malalaglag yung ilong ko. Ganun yung nafe-feel ko nun. Kasi bago pa eh. Hindi naman ganun kahirap kasi yung anak ko naman, hindi naman sobrang kulit. Si Mavi, about kay Mavi naman, hindi naman na ganun kapasaway si Kuya. Si Kuya ay nasasabihan na, kaya good, parang tamang-tama lang ipagpaparetokay ko sa age nila. Si Biela hindi naman ganun kakulit. So, habol-habol mo lang talaga, pero keri naman. Mas masakit lang talaga, sinasabi ko sa inyo, masakit talaga chin augmentation. Like, 3 weeks na ha, pero hanggang ngayon, meron pa rin akong nararamdaman na manhid dito sa gitna. But, yun lang naman, all goods naman tayo. Next, na-boost po ba ang confidence nyo sa pag-take chance sa rhinoplasty? Any regrets? How much it cost? Na-boost siya. Nahihirapan talaga akong magsalita. Kasi, alam niyo po, kapag nagsasalita ako ng matagal, parang, umaano siya, parang alam niyo yung bibinat. Parang nabibinat siya. So, parang medyo nagiging manhid. So, minsan nagiging bulol ako. Sa ngayon ha, kapag sinasabi nilang na ang ganda, bagay sa'yo, hindi nagbago yung mukha mo, ikaw pa rin yan, yun na, nabuboost na dun yung confidence ko na, ang ganda. Thank you, ah. So, ayun. Nabuboost naman confidence ko dahil din sa mga tao sa paligid ko o dahil supportado nila ako. Dahil masaya sila sa akin. Para sa mga viewers ko na masaya para sa ginawa ko. Masaya sa itsura ko ngayon. Masaya ako. Dun pa lang nabuboost na yung confidence ko. What more kapag gumanda na lalo tong ilong ko? So, how much it cost? Okay. So, dito tayo sa how much it cost. Yung ilong ko kasi is hindi na virgin. Once na nagpa-high ko ka or nagpa-chin augmentation ka ng threads, hindi na po virgin ang ilong mo. Nangyari sa akin, dahil hindi na virgin yung ilong ko, so, syempre si Dokto tunawin niya yan. So, another payment, another bayad. So, kung virgin naman yung ilong mo, mas mapapamura ka. Given naman yung price, kasi kesa naman yung 10,000, 10,000, 20,000 yung rhinoplasty ko, 30,000 yung chin augmentation, kakabahan ako dun. Dahil, bakit ganun lang kamura? Baka naman yung ganun kamura, talagang, ay nako, no comment, pero talagang kailangan yung ano ha, kailangan nyo nang maging mabusisi kung sino talaga yung doktor nyo, talaga bang magaling ba talaga siya, talaga bang hindi ka mapapahamak sa gagawin niya. Guys, maging ano kayo, matalino kayo, or mag-research kayo kung sino talagang doktor yung pipiliin nyo. Kasi huwag kayong basta-basta na masabi lang na nagpa-rhinoplasty ka. Gaano ka ka-sure na okay yun in the long run? Gaano ka ka-sure na hindi yan may infect? Gaano ba ka-sure na yung 20,000 mo or 30,000 mo is okay ba talaga yan? So yun yung mga kailangan yung i-consider. Okay? So concerned lang ako kasi may mga naririnig na ako na, uy, 30,000 pwede naman rhinoplasty. Parang isip-isip ko, ha, talaga ba? Kasi yung mga naririnig ko about rhinoplasty, 100 eh, 100,000, 150, ganyan. Well, sa kanila naman yun, pero kailangan nyo lang mag-ingat. Isang beses lang gagawin yan. So, kapag na-revision yan, hindi nyo alam kung maganda pa ba o hindi. For my, how much it cost, ayan. So, sa rhinoplasty ko,
ay 170,000. For anesthesia naman is 25,000. So sedation lang 'yon. Kumbaga groggy lang po ako. So hindi talaga ako as in yung parang tulog na tulog. And ang nakakatawa yung epekto sa akin ng anesthesia. Nasabi ko doon kanadok ng aray, masakit. Pero meron akong anesthesia noon. So yun lang yung epekto sa akin ng anesthesia. Umaaray daw ako. Kahit wala namang masakit. Yun nga, so OR medicine, 7,000. Tapos IV antibiotic, 15. And post of meds is 15,880. May kamahalan din talaga. Sa chin augmentation ko naman, 60,000. So umabot ako ng 279,380 sa aking rhinoplasty and sa chin. Siguro kaya 170,000 yung rhinoplasty ko. Tinunaw pa kasi ni Doc yung threads sa ICO and sa chin augmentation ko. Overall ay 279,380,000 pesos. So yun yung sinasabi ko sa inyo, kailangan maging ready kayo physically, mentally, emotionally, and syempre financially sa pagpaparito. Okay, next. Ano yung mga bawal? Siyempre, huwag ka na magpa-rhinoplasty kapag ang sports mo is boxing. O hindi ka para sa rhinoplasty kasi susuntok-suntokin lang yan. And yung mga bawal, bawal siya galaw-galawin? Oo, siyempre. Kasi, alam mo sa totoo lang, yung ilong ko, ang tigas talaga ngayon. Matigas talaga siya. Bawal siyang galawin. Siyempre, bawal siya susundut-sundutin. So ngayon, ang best friend ko po ay cotton buds. Gumagamit pa rin ako ng kamay, pero cotton buds po yung pinagagamit ko pang linis sa ilong ko, sa loob ng ilong ko. Best friend ko siya ngayon. Actually, mag-1 month na kami mag-best friend. So, bukod sa tenga ko, ayun, kinu-cotton buds ko na din yung aking ilong. So, lalo na ngayon na maliit na lang yung butas ng ilong ko, ang hirap pala mangulang. So, sa akin kasi talagang, Zai, hindi ko pumapasok. Kaya, cotton buds yung pinandilinis ko. And, ang hirap mangulang! Oh, talaga, seryoso. Kasi, ang tigas ng kulangot ko. Ngayon, kailangan ko siyang sprayan ng tubig. Kailangan ko mag-spray para lumambot. Mahirap pa din. Maganda pa rin yung mangulangot kagamit yung daliri mo. Next! Gusto ko lang malaman, Miss Bien, anong klaseng pag-aalaga at pag-iingat ang dapat gawin after operation. After operation, so yun nga, may binibigay naman na meds si na doc and mga post-op mga skincare na kailangan mong gawin. Kailangan mo sindin yung mga gamot na kailangan mong inumin talaga. Like yung mga skincare, lalo na yung sa scars, scar cream, ayan, kailangan kong lagyan yung mga yan araw-araw para hindi mag-keloid. And hanggang ngayon, pinapahiram ko pa rin sila ng cream para hindi mag-teklat. Sa awa ng Diyos, ay nag-fade naman sila. And ang kagandahan dito kay sa clinic ni Doc Henry Claraval, ay asawa niya po is dermatologist. Kung takot ka pang magpa-derma sa dati mong derma and natatakot ka pang galawin ng iba yung mukha mo, pwede dito kay Doc Cheryl. After 1 month kasi is tatry kong magpa-linis sa kanya ng face kasi nga takot pa ako sa ibang derma. So yun yung kagandahan sa kanila ni Doc. So relationship goals. Next! Miss Bien, paano po yung mga passport at mga IDs nyo? Need mo pa din po ba i-update yun? Parang oo, kasi meron ako napanood sa TikTok na ang nangyari sa kanya, hindi siya nakilala sa passport, tapos iba na yung mukha niya. Parang question siya kung talagang siya ba yun. So, para makasure. O, babaguhin ko din talaga yung mga pictures ko, yung mga passport and IDs ko, para wala akong maging problema in the future. And yung mga lisensya ko. Next! If given the chance, Mami Bien, na may gusto ka pa i-change na mukha, katawan mo, ano yon? PS love the new Georgia. Call me Georgia! Ayan. Wala. Wala na akong ipapabago sa katawan ko. Like boobs, magpadagdag ng puwet. Wala. So, sobrang okay talaga ako sa katawan ko. And ang dami din naman nagsasabi na okay katawan mo, buti ka pa, payat ka pa. Kailangan ko bumalik sa workout kasi kailangan matone ng katawan ko. And okay naman talaga ako sa katawan ko. And flat is the new sexy na nga po, sinasabi nila. Sa puwet ko naman, i-workout ko na lang. And wala talaga akong balak magpadagdag ng dede and ng puwet. Napag-usapan na namin yun ni Dad na tsaka masaya si Daddy sa katawan ko ngayon. And yun naman talaga, basta masaya ako sa katawan ko, masaya siya sa katawan ko. So, walang problema. And last question is,
kung meron daw ba akong peg? Wala po akong peg. Sinabi ko yun kay Doc, na Doc, wala po akong peg. Kasi paano pag hindi po bagay sa kanyang ilong nilay sa Soberano? May mga gusto naman akong ilong, may mga tinitignan akong ilong. Pero alam ko kasi na, alam kong hindi po bagay sa kanyang ilong ni Catherine, hindi bagay sa kanyang ilong nilay sa Soberano. So, sabi ko, Doc, kayo na pong bahala sa gusto ko. Kasi gusto ko lang po talaga natural and ayoko po ng sobrang taas. Kaya makikita nyo ba't parang sinasabi nila, parang ang baba masyado ng bridge. Ang tinatawag po dito is yung feminine. Sa feminine, meron kasing masculine na nose and feminine nose. Yung sa akin kasi feminine po yung pinasinabi ko kay Doc. So, ganun yung ginawa ni Doc, pang feminine and natural looking. So, hindi yung parang nagbukang OA na parang linapat sa ilong ko na hanggang dito. Yun lang, wala po akong peg. Kaya talagang pinaubaya ko talaga sa kamay ni Doc yung ilong ko. Kaya na pong bala, basta gusto ko natural lang, feminine, and talagang babagay sa mukha ko kasi ang liit lang na mukha ko and ayoko ng sobrang taas na ilong kasi baka hindi na talaga siya sa akin bumagay. Okay, so sa mga nagsasabi na ang taas pa, bakit ganyan? Ang taas, bakit ganyan? Sino yung doktor para maiwasan? Guys, mag-antay kayo kasi hindi pa ito yun. Kung wala kang magandang masasabi, manahimik ka na lang, intindi mo na lang buhay mo kaysa buhay ng iba. So alam ko na maganda tong kalalabasan nito and sabi ni Doc maganda to. So may tiwala ko kay Doc. That's all! Yun lang naman yung mga katanungan nyo about who's my doctor, anong procedure ginawa sa akin, and how much it cost. So nasagot ko naman lahat. So yun lang. So maraming salamat sa lahat ng masaya para sa akin, sa ginawa ko, sa mga nagandahan, and sa mga talagang proud sa akin na nagawa ko na itong dream kong pagpaparhinoplasty, pagpaparito ako. I'm so happy. Sa totoo lang, masaya talaga ako. Sinasabi ko na masaya. Sa start pa lang ng video, masaya na. Thanks for watching! Bye!